Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugnan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulili pang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibilang sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kani-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 10,000 piso. Pagkatapos iyay umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto po ang 5,000 piso, 5,000 pisong tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sinabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Alam ko pong kayo'y mahigpit," aniya. "Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo." "Masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Meron po akong maikling activity na ipapagawa sa inyo. Tumingin nga po kayo sa katabi niyo sa kanan. Pag may katabi kayo, ha? Pag wala kayong katabi, huwag kayong titingin. Tingnan ninyo. Tingnan niyo itsura. O tumingin kayo dun sa kaliwa. Kung may katabi kayo sa kaliwa. Ano itsura? Ano itsura ng nakita nyo? Kamukha nyo ba? Hindi. Kasing puti nyo ba? Kasing morena nyo ba? O moreno nyo ba? Hindi. Kasing tangos ba ng ilong ninyo? Hindi rin. Ano? Bakit? Kasi tayo po ay sadyang iba-iba. Nilikha tayo ng Panginoon na parang hindi tayo galing sa factory na pare-pareho itsura. Unique ang bawat isa. At yun po mga kapatid, ang sinasabi ng kasulatan, lahat tayo ay tumanggap sa iba't ibang degree ng mga kaloob natin. Yung itsura natin, yung ugali natin, yung talento natin, yung pag-iisip natin, iba-iba tayong lahat. Gayunpaman mga kapatid, regardless kung mas maraming talento ang iba at mas konti yung sa atin, o mas marami yung atin at konti yung sa kanila,
we will still be held accountable in the end. Paano mo ginamit yung kung anong meron ka? Paano mo ginamit yung pagkatangos ng ilong mo? Paano mo ginamit yung pagkaganda ng ugali mo? Paano mo ginamit yung katalinuhan mo kung matalinong matalino ka o hindi naman masyado? Paano mo ginamit yun? Paano mo ginamit yung talent na binigay sa'yo? Mga kapatid, hindi ibinigay sa atin ang mga katangian natin para sa wala. Yan ay ibinigay sa atin para maisulong ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo kapag binasa natin, dalawa ang kalaban para mapagyaman natin yung kung anong ibinigay sa atin. Una, takot. Takot. Ang sabi po nung alipin dito na binigyan ng 1,000 piso, alam ko po na kayo ay gumagapas o umaani sa hindi nyo tinamnan. Ano? Natatakot siya. Pagka tayo mga kapatid ay pinangunahan ng takot sa lahat ng bagay, we cannot move forward. Malaki man ang talento mo, mayaman man tayo, matalino man tayo, maabilidad man tayo, makarisma man tayo, kung may takot tayo sa ating mga puso at sa ating mga isip, hindi tayo makakakilos. Mga kapatid, sino ba ang mga nagiging successful na mga businessmen or women or yung mga entrepreneurs? Hindi ba ang nagiging successful yung marunong mag-risk, marunong tumaya, marunong sumugal? Kasi hindi ka susugal, hindi ka tataya, hindi ka magbabaka sakali kung takot ka. Pero dahil nilalagpasan mo na yung takot, yung kung anong maliit na meron ka, mapagyayaman mo at lalaki pa. Kumakain ba kayo sa KFC? Ano ba, napunta kayo sa SM? May manok, may food chain na KFC? Alam niyo po ba ang nagsimula niyan, di ba, yung nasa logo ng KFC? Si Colonel Sanders. Si Colonel Sanders, mga kapatid, ay isang retired na sundalo. At ginamit niya yung kanyang pension, $50, para makapagsimula ng negosyo sa manok. Ngayon po, dahil siya po ay sumugal, dahil siya ay nag-risk, hindi siya natakot na yung konting meron siya, gamitin niya sa lahat ng dako ng daigdig halos ngayon sa lahat ng mga bansa, may KFC. Kasi ginamit niya yung maliit na meron siya at yung tapang nandoon. So kinakailangan mga kapatid, hindi tayo matakot gamitin yung kung anong meron tayo. Pangalawa, dapat hindi tayo mediocre. Narinig niyo na ba yung salitang mediocre? Yung pwede na yan. Sige na. Okay na yan. Papasa na yan. Parang yun nga, yung ganun. Yung basta makaraos lang. Ano? Dito po sa Ebanghelyo, yung binigyan ng 1,000 piso, ano ang ginawa niya? Binaon niya sa lupa. O sige, para pagbalik ng amo ko, meron akong ibibigay. Hindi ko na iwala yung 1,000 bigay niya sa akin. Pero, pag tiningnan natin, wala rin siyang ginawa. Kasi binaon lang niya sa lupa yung kaunting ibinigay sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, sa seminaryo, nung kami po yung mga seminarista, isa po sa mga ine-evaluate sa amin ay kung kami ay mediocre. Mediocre. Ano? Kung pwede na lang yan, bahala na, okay na yan, ganun. Kasi pagka ganun ang ginawa natin, hindi tayo nag-e-excel, hindi tayo lumalabas ating comfort zone, hindi natin ginagamit to the fullest extent
yung talento na meron tayo. Ito po ay isang paalala sa atin ng mga kapatid na ang buhay Kristiyano, kasama sa buhay Kristiyano, ay yung pagpapaunlad ng ating mga sarili at yung ating ginagawa. Ano? Napanood ko po yung pelikula ni I.I. de las Alas. At ang sabi doon, practice makes perfect, but nobody is perfect, so don't practice. Makaganyan kayo. Naniniwala ba kayo ron? Katatawanan yun. Pero sa totoong buhay, pag ginawa mo yun, magiging miserable tayo. Ano? Pinapaalala sa atin mga kapatid na habang tayo buhay, habang tayo humihinga, habang tayo ay capable, kinakailangan nating paunlarin kung ano ang merong sa atin. Kung ano ang binigay sa atin, kung ano ang talento natin, kung ano yung gift na meron tayong tinanggap sa Panginoon. Kasi kapag ka nakaharap na tayo sa Kanya, next week, Kristong Hari na. At doon po sa gospel na iyon, nababasahin natin doon, sasabihin ng Panginoon, ipagsulit mo sa akin kung ano ang ginawa mo nung nabubuhay ka. Mga kapatid, maganda pong tanungin sa ating mga sarili ngayong gabi, ano na ba yung nangyari sa ibinigay sa akin? Ibinaon ko ba sa lupa o nagbunga at nabiyayaan ang aking mga kapatid? Ito po ang pagdilayan natin sa gabing ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguling, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo upang anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay mailaan natin sa paglilingkod sa simbahan sa sandaigdigan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa simbahan, upang matapat niyang ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa likas na yaman ng mundo, upang pantay-pantay itong maibahagi sa lahat, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga biniyayaan ng yaman, karunungan at talino, upang gamitin nila ito para sa ikabubuti ng daigdig at pagkakamit ng kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating bumubuo ng pamayanang Kristiyano, upang manatili tayong tapat sa Panginoong nagtiwala sa atin ng buhay sa sambayanan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga yumaong magsusulit sa harap ng Diyos, upang sundan sila ng kanilang mabubuting gawa sa langit, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Ama naming mapagtiwala mula sa iyo ang lahat ng biyaya. Tulungan mo kaming maging matapat at mabunga sa pananagutan naming
itinanggap sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at kalangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Makapangyarihan Diyos ang walhati ang langit at lupa sana o sana sa kaitaan saan pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaan saan o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami tinubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasamin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka pahintulot sa tukso at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Deus Dei qui tollis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ang ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa darating na Kristong Hari, para po sa mga sasalubong sa at makikipagprosesyon, pagdating po rito sa simbahan, habang ipinapasok po ang Blessed Sacrament, papunta dito sa altar, ay luluhod po ang lahat. Ano? Kung ayaw nyo pong lumuhod sa semento, magdala po kayo ng karton o magdala kayo ng pamaypay na maaari ninyong luhuran. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.